Heto kami ni Tatay. At aming chikiting patron. Welcome kayo sa aming home, sweet home. Isa-isahin natin guys kasi ayoko na ma-miss ko itong mga ito. Alam niyo ba, tuwang-tuwa ako kasi nakabili na rin ako. Gustong-gusto ko talagang bumili nitong cottage cheese. Matagal na gusto kong bumili niyan. Kaso, pag bumibili ako laging, ang Kuya Clark ang kumakain. Nauubos lang niya. Ayan, nakabili na ako cottage cheese. Tapos, itong Eden cheese. Ayan. Nakabili ako, pero yung maliit lang siya. Dito kasi, nagkakahalaga ito ng 750 dirhams. Tapos, ito naman, 13 dirhams ito, ang pagkabili ko. Then, ayan, ang binili ko naman na ito is light lang, pero creamy pa rin siya. Ayan, cheese spread. Gustong-gusto ko din ito. Grabe, masarap ito. Ito naman ay 16 dirhams. O, diba? Murang-mura na. Ayan, special offer. Tatlo, yun nabili namin. Tapos, itong cheese na ito, light din itong cheese na ito. Gawa siya dito sa Americana siya ang brand niya, pero masarap din kasi okay lang sa akin kasi less yung fats niya, less yung cholesterol niya, pero mataas ang protein, kaya nagustuhan ko. Ayan, then nakakita din ako sa wakas, nakakita ako dito ng light na Coca-Cola at saka ng Zero. Yan, pareho sila, no calories. Sana nga. Then, yung juice ni Kuya Clark, nakabili din ako, isang juice para sa kanya. Ito, nasubukan na namin ito. Masarap siya, yung soy cracker. Masarap. Ayun, dalawa yung nabili ko. Yan. And then, yung Regulate. Nakabili ako, zero fat ang, yung gatas na iniinom ko. Tapos, dalawang Anlin. Pumili na rin ako para nandito lang. Meron pa rin ako dyan na dalawa. Pero, bumili na rin ako kasi nga nag-sale. Super sale. Ito kasi, ang kapag bibili mo ito is 21 dirhams. Nabili lang namin ng 16. So, yung dalawa. 16 plus 16. Diba? Tapos, yung Regulate naman. 35 yun, pero nabili lang namin ngayon ng 25. So, 10 dirhams ang difference. Then, ito din, nakabili din ako. Ito naman, guys, tuwang-tuwa ako kasi meron isang kabayan na dumadampon nito. Ang dami talaga niyang kinuha. Grabe, sabi ko, ano yan kabayan? Sabi ko sa kanya. Hindi siya tuna. Ayan, chicken chunk siya. Chicken and mayonnaise. Ayan. So, magdadagdag ka lang daw ng mayonnaise. Masarap na ito. Maganda yung pambaon-baon. Ayan. Bumili naman ako ng 5 piraso. Ayan siya. Tapos, itong corned beef. Ayan, nahulog na nga. Corned beef. Bumili din ako. Made in Saudi naman. Saudi ba siya? Parang, saan ba ito na ? Kasi, teka. Jordan ito. Ayan. Made in Jordan. Gusto ko din yan. Kahit na yung isa yung Saudi. Pero ang hinahanap ko talaga na corned beef, yung Target. Gustong-gusto ko talaga yon. And tapos itong cracker na cheese cracker. Masarap din ito. Medyo maalat-alat siya na lasang cheese na makrimi. Hindi ko alam. Basta masarap siya. Hindi ko maipaliwanag. Tapos, bumili na rin ako ng bawang since kukunti na rin yung bawang namin. Then, tofu. At ito, nakabili din ako. Mura na. $5.25 lang. Ayan, shiitake mushroom. Nakabili ako doon. Samantalang dito is 12 dirhams ang bili namin. Tapos, pandesal. Dalawang supot ng pandesal. Alam nyo ba guys, ang pandesal na ito is only $3.15 pag dito ka bibili. Sa malapit sa amin is $4.50. Ako lang naman ang nagpapandesal dito sa bahay. Ito pa, nakabili na rin ako ng para sa biyanan ko kapag nagbakasyon kami. Tag-isa sila ni nanay.
Ayan, para pamunas pang lagay-lagay nila, moisturizer nila para sa kanila mga face. Ayan. Tag-isa sila ng nanay, isa kay mama sa Bicol, dadalhin namin, at isa para kay nanay. Actually, dapat nga meron pa para kay Lynette. Ayan, 'di ba ang dami namin pinamili, and there's more. Galunggong guys, ganyan kami dito. Kapag bumibili na, pwede mo na rin sa kanilang palinisan. Pero yung ganito kaliliit, hindi nila nililinis yan. Kaya obligado kami maglinis. Alam niyo ba, ito masarap ito sa Paksiw. Hindi ko lang kasi alam ko ano talaga ang pangalan yan eh. Itong galunggong isang, mahigit na isang kilo. Ano, 11 dirhams kasi 10 dirhams ang isang kilo. Then, malaki din yung kanilang chicken. Fresh chicken yung binibili namin dito kasi delikado kapag yung mga frozen. Kasi matagal na talaga yun. At saka, hindi mo alam kung kailan na dumating dito. Ganyan kasi mga galing na ibang bansa kalimitan. Ayan. So, ito masarap ito na isabaw, tinola. Ganyan. At saka mas malasa syempre kapag fresh yung binili mo na chicken. Then, itong carrot. Nahiwalay na. Ang carrot nila, magkano ba ito ngayon? Tatlong piraso. Minsan kasi nagsisale talaga ito eh. Ayan, 189. Tapos yung orange nila, ito ang nakakatuwa. 275 lang ang isang kilo. Ayan, 586 yung kanyang presyo. Diba, mura lang. Ito yung mahal sa kanila, yung bituelas or green beans. Yan, 4 dirhams naman ito. Tapos, celery. Kumuha din ako ng celery. Mahilig kami sa celery. At saka, bukas may plano ako na magpansit. Then, itong repolyo. Itong kanilang, ano, kanilang pineapple. Mura lang din. 4.50 ang isang piraso. Tapos, ang nakakatuwa, ayan, lalaki ng kanilang mais. Itong mais din nila is 4.50. Tapos, itong strawberry, madalas ito dito na ano na, ito yung pinakamahal na binibili namin, lalong-lalo na kapag nagpunta ka dyan sa kabila, sa Shaklan. Mahal-mahal nito. Pero, dito, ang lalaki. Yum. Ang sarap. Kaya, ginawa ko, dalawa ang binili ko, lalong-lalo na ngayon. May mga ubo kami. Tsaka, nung bumili kami ng nakaraan, napakatamis. Ewan ko, siguro, ano, panahon na yung strawberry ngayon. Ayan. At saka, pandesal. May pandesal din kami dito, pero may medyo malaki-laki naman siya. Ayan. 4.50, 6 na piraso. Pero pag, sa, dun kami sa kabila, ayan, nahulog na yung isa. Pag doon ka sa kabila, 275 lang. Kaya lang, medyo malayo-layo ko. Ito lang naman ang bibilin mo. Ito, isunod naman natin yung mga meat at saka fish na nabili namin. Ito yung tulingan. Isa't kalahating kilong tulingan. Ayan, kasi pinapreserve ko muna kay Clark kaninang pagdating pa lang namin. So, itong tulingan na ito, magkano ba ang pagkakabili ko? Ito is 10 dirhams, isa't kalahating kilo. Ayan, dito ako pupwesto. Tapos may nabili din nga pala akong dilis. Malalaki siya, ayan. Nakikita ba ninyo? So, ito 15 dirhams. Ayan. Naku, mag-focus ka. Ito yan. Then, sandali lang, tatanggalin lang natin yon. Tapos, kasunod na, puro karne na ito. Ito yung, siguro kung aabutin ito na isang buwan sa amin, hindi ko lang alam. Ito, bumili ako ng, ano, beef steak, pang steak ko. So, 2 piraso ito. 10.80. Yan, 2 piraso. Then, sunod natin, pork heart. Ayan. May plano daw si ama na magluto nitong ano na ito. Hindi ko alam kung anong klaseng lulutuin niya. Yan, pork heart. Tapos, pork knuckle. 1 kilo. Bumili na rin kami. Nagpa-slice kami ng ano, ng para kay Kuya Clark. Yung piprito niya sa umaga. Ganyan.
pork chop. Mga 7 piraso ito. Ayan. Tapos, ito pa. Yung parang bacon naman ang pagkahiwa niya. Kalahating kilo. Ang bilis, ang lakas kasi ng AC namin ngayon eh. So, ayan. Kalahating kilo itong hiwa ng ano. Bacon cut. Tapos, belly. Bumili din kami ng belly. Kasi minsan, gusto ni Joel yung lechon. Ayan, lechon belly. Eto. 1 kilo ito, 16 dirhams. So, pag doon kami nagpupunta sa medyo malayo-layo, mura siya. Tapos, ito naman yung hita ng manok. 2 hita ng manok. Parang 10 dirhams ito eh. Yung fresh na nabili namin. Tapos, 1 kilong hipon. Ayan. Mahilig kasi kami ng ano. Yung pangmadalian din. Isa pa yon, kaya kami bumibili. Pangmabilisan na luto-luto ng mga gulay. Ayan. Pero tinatanggal namin yung kanyang ulo. 1 kilo na hipon. Uli natin. Then, ito naman yung spare ribs. Yung medyo pahaba ang cut niya. Pahaba, tapos makitid lang siya. Ayan. Then, nakakuha din kami nitong ano. Doon sa kabila kasi kami nito nakabili. Yung pang gisa. Ayan. Pork belly din siya. Pinakat namin ng pansahog, sabi nila. Tapos, itong 1 kalahating kilo. Ganon din, pansahog din. 28 dirhams ito. Ito naman, 15 dirhams. Tapos, itong pork adobo na cut. Pero, malalaki yung pinagawa ko sa kanya. Kasi, diba, minsan, pag nag-aadobo tayo, pag naluto na, lumiliit na siya. Ayan. Kaya, pinakat ko ng ganyan. Then, yung isang, ito, 2 kilo yan. Tapos, ito naman, medyo mas maliit ng konti doon sa cut nitong pang adobo. Ito naman, pwede namin ilagay sa sinigang. Pero yung sa bahagi part ng leg, medyo meron siyang konting buto-buto. Ayan. Kaya bumili din kami ng 1 kilo. So, ito na yung lahat, guys. Ayan. Ay, meron pa palang isa dito. Ayan, yung ano din, bacon cut din. Pinakat namin siya. Ayun. Belly din yan. Para maano lahat-lahat. Para ready na yan. Lulutuin na lang. So, yan lang guys. Dito na natapos yung ating haul. See you again soon guys. Sa next na haul natin, siguro medyo matatagalan pa. Kasi marami pa ito. Uubusin muna namin ito. Okay guys. See you again tomorrow. Bye! Salamat po sa panonood ng aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po ako ng thumbs up.